No, at pinamagitan ko itong Come to Know Us Art Part 1 because napakahaba when I tried to study and then nilagay ko sa PowerPoint, hindi po, abuti po tayo siguro ng mga 2 hours na matake up on the whole topic, but direct down ko sa pangalawa. So this will be the Part 1 ng Come to Know Us Art. This is not exactly the art, this is just the replica because the true art ng kanila pong ginawa is just a rectangular box. No, and it's colored white because of the tar or yung alkitran na kanila pong pinahi doon, no? Siya po ay parang ganito. Parang coffin, no? Parang nakita niyo yun diyan. Yeah. It's a square boat or ship made by Noah and his son, no? So yung text po natin ay makikita po natin sa Matthew 11:28 na sinasabi diyan, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." Ito yung pinakamagandang message na binibigay ng Lord sa atin each day ng ating buhay, every minute ng ating buhay, every hour ng ating buhay. Simple lang ang gusto ng Panginoon for us to come to Him. No? Yung lumapit sa Diyos at ibigay ang burden sa Kanya. Saan kayo nakikita ang Diyos na ganyan? Or saklolo, o isang tao, kaibigan, na paglapit mo, ang hinihingi niya sa iyo yung burden mo. Give it to me, and I will give you rest. No? Only sa Panginoon natin, yan ang matatagpuan. The other one is found in Matthew 19, verse 14. Sabi ni Jesus said, "The little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." Even children, no? There are no age limit when it comes to the grace of God. Lahat po ay, it's abounding, and lahat po ay pwedeng lumapit sa ating Panginoon. Even these little children na hindi po inaalisan ng ating Panginoon karapatan na lumapit po sa Kanya. Even little children are asked by God to come to Him for safety and for refuge and for blessing. Sa John 3:37, sinasabi niya, "All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away." So, ang ark ay form of sanctuary or refuge. In the same manner, nung time ni Noah, siya rin po ay nagtawag sa mga tao doon na to come in to the ark, for the wrath of God will be upon the earth. Ngunit, ang mga tao makita natin for so many reasons, no? Very busy sa kanilang buhay, they are in marriage, engaging in marriage, happiness, talagang lahat po ng indulgement ay nandoon. And hindi nila pinakinggan ang lingkod ng ating Panginoon. To start with, tayo po ay magbabasa kung saan po natin kinuha ang ating pong topic sa Genesis 7, no? Verses 1 to 16. And just read with me. Ang sabi dyan, "The Lord then said to Noah, 'Go into the ark, you and your whole family, because I have found you righteous in this generation. Take with you 7 pairs of every kind of clean animal, a male, its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. 7 days from now, I will send rain on the earth. For 40 days and 40 nights, I will wipe from the face of the earth every living creature I have made.' And Noah did all that the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters came on the earth. And Noah, his sons, and his wife, and his sons' wives, entered the ark to escape the waters of the flood, pairs of clean and unclean animals, of birds and all the creatures that move along the ground. Male and female came to Noah and entered the ark, as God had commanded Noah. And after the 7 days, the flood waters came on the earth, and in 600 years of Noah's life, on the 7th day of the 2nd month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of heavens were opened, and the rain fell on the earth. 40 days and 40 nights, on that very day, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, together with his wife and the wives of the 3 sons, entered the ark. They had with them every wild animal according to its kind, all livestock according to their kinds, every creature that moves along the ground according to its kind, and every bird according to its kind, everything with wings, pairs of all creatures that have breath of life in them came to Noah and entered the ark. The animals going in were male and female of every living thing, as God had commanded Noah. Then the Lord shut him in." Hallelujah! It's the same word that God is using right now. The word "come" is used
1,972 times in the Bible. Then until now, not only the time of Noah, until now, God is still saying, come. Nakita po natin sa mga passages natin nakita that God is asking people to come to Him. Hallelujah. This is a request from the Creator Himself for us to come to Him. Subject, the first time it used as a command, as an invitation. Here, God calls Noah and his family to come into the ark so that they might be saved from the flood of water that he is about to send upon the earth. Makita mo natin at that time ay talagang matindi na ang ginagawa ng tao. And it compare with our generation today, wala pong pinagkaiba. Hallelujah, you just look around sa Facebook. Dati ang Facebook ay matino. Ngayon makikita mo na may mga nude na pinupost sa Facebook. Wala ka na mapagkatiwalaan mga bagay dito sa mundo ito. If you just open up your internet at makapunta ka sa site na hindi mo naman sinasadya, something will pop out, makita mo na, oh, very dangerous. Makita mo na ngayon, lumabas ka lang dyan, and you just open your eyes inside the train, makikita mo as young as high school, nagli-lips to lips sa loob ng train. Hallelujah! Nasaan ang kabanalan? And then the Lord is saying, come. Not unless we come into the presence of God, not unless we seek God, makikita natin sa ating buhay, we might be one of the victim of such pangyayari po dito sa mundo ito. In the same manner sa time po ni Noah, ito po yung urgency. The word come was used by God not to ask Noah, let the people know that I will flood the earth. Gugunawin ko ang mundo. Let them come to me. No, napakabuti naman yung likod ng ating Panginoon na kahit siya ay nagtatrabaho, siya po ay nag-share ng word of God. Sabi dyan sa Genesis 7, then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Even though it was given 1,000 years ago, the same calling ng ating Panginoon, enter into the safety of the very presence of God. Meron lang pong isang magandang lugar na kung saan very safe tayo, hindi po yan Singapore. Hindi po yan Saudi, hindi po yan America. These countries are degrading. But in the very presence of God, ito po yung pinaka-safe na lugar. Hallelujah! Aside from that, there is no place na matatawag mong safe. Kahit ang Singapore, low rate sa crime, this is not a safe place. Hallelujah! Ang safest place na pwede magpuntahan ng isang tao is to be in the very presence of God. And the same word na ginagamit, come, come to the presence of the Lord Almighty. Makikita po natin, ito yung ark. And it is 450 feet long, ang kanya pong haba. No? 75 feet wide, at ang taas niya po ay 45 feet high. No? Built by a preacher and three sons. Si Noah at ang kanyang tatlong anak, Ham, Shem, and Japheth. And it was built for how many years? 120 years. Nung pinag-aaralan ko ito, sabi ko, Panginoon, kung ganito katagal, hindi ko alam kung ipagpapatuloy ko. 120 years. This is talking about the great mercy of God. Bakit 120 years? Because God wants them to repent from their sin. Kasi kung tinapos lang yan ng 1 week, tapos na ang lahat. Hallelujah. In the same manner sa atin. No? Long, long time ago, from this man up to the time of Paul, no? Sa mga disciples ng Panginoon, hanggang ngayon, ako pa rin, ako na ang nagsasabi. The wrath of God will be coming. So, kailangan natin sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. It's the same words na inuulit-ulit ng mga lingkod ng ating Panginoon. Time will come na gugunawin ng Diyos ang mundo. In the same manner, sinabi na ito long time ago. Sabi na ng Panginoon, hindi na gugunawin ng tubig, ngunit gugunawin na sa pamamagitan ng apoy. 120 years ang provision ng Lord for them to build the ark. Why? Because this is the abundant grace of God. Nag-antay pa ang Diyos ng 120 years for them to repent from their sins. Hallelujah. Pero ngayon, hindi natin alam
kitang-kita na natin ang mga prophecies in the Bible that it comes to pass. No, makikita natin ang microchips ay nandiyan na. No? And the US, time will come that they will force it. No, ngayon, voluntarily pala. But ang pinirmahan ni Obama, it's a force to all citizens to have that RFID sa kanila. And it comes from the book of Revelation. Makikita natin that the word of God is true. The word of God is alive. Hindi siya nagbibiro, mga kapatid. Baka tayo lang ang nagbibiro. Hallelujah! Sabi dyan, for the last 120 years, Noah had to work on the ark and preach his message that torrential rain and terrible flood was coming upon the earth. Makikita mo, hindi lang siya nagtatrabaho sa ark, kundi nagpipreach pa siya. Doble nga trabaho nito eh. Hallelujah! Ako nagtatrabaho, pero hindi ark. Hallelujah, may bayad pa. No, pero ito wala. No, labor of love. And talagang nilagay niya sa puso niya to obey God. 120 years, matakin mo yun. Para lang masiran ang mga tao na sa paligid. Genesis 6:13, nasabi niya, and God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Is it happening right now? Yes, it is. It is happening right now. If we open up our eyes, sa Africa, sinusunog ang mga Kristiyano. Hallelujah. Meron mga anti-Christian countries na pagpasok mo pa lang if you declare Christian, meron ka ng kalalagyan. Hallelujah. Buti na lang dito sa Singapore, wala silang ganong klaseng no, mga pamantayan o batas. We have all the freedom to come to the very presence ng ating Panginoon. But the time, talagang sobra-sobra po ang buhay ng tao. And behold, I myself am bringing flood waters on the earth to destroy from heaven all flesh in which is breath of life. Everything that is on the earth shall die. Mga kapatid, hindi issue ang pag-uusapan if you are hell or heaven. Hindi issue kung merong wrath of God. That is not the issue because that is the fact. That is in the Bible. Iilagay mo man and lagyan mo man ng ibang mga palamuti ang Biblia. We will come to that end. There will be judgment. Hallelujah. At ang sa akin, hindi ka mababagabag if you are in the presence of God. If you know yourself na ligtas ka. If you know yourself that you are walking in the righteousness of God. Walang problema ito. Hallelujah. What I'm saying is, it's the same words na binitawan ng Panginoon long time ago for the people to come into His presence. Sabi pa dyan sa 2 Peter, and did not spare the ancient world, but saved Noah, one of the 8 people, a preacher of righteousness, bringing in the flood or the world of the ungodly. Those who disobeyed God long ago, when God waited patiently. You see, God waited patiently for 120 years for them to come to God. Was building his boat, only 8. Grabe. Kaya hindi ibig sabihin, pag malaki kayo, no? Malaki ang church, ligtas kung nasa loob. It's dependent on a person itself. Ikaw at ang Panginoon, hindi ang building. Hallelujah. It is about relationship sa Panginoon. How you manage to have that intimate relationship sa ating Panginoon, that's all that matters. Kahit saan ka pumunta, iglesia, lipat-lipat ka. Hallelujah. If you don't have that relationship sa Panginoon, kapatid, hallelujah, may kalalagyan tayo sa Panginoon. Nakuha niyo po? Palakpakan po muna natin ang Lord. Sabi niya, the ark was to be a sanctuary against the storm of wrath that was brewing against the sin and evil found on earth. As God looked upon the earth, some of the things he saw disturbed him greatly. At ano ito? Genesis 6, 1-4, makita po natin, intermarriage between the godly line of Seth and the ungodly line of Cain. It was an attempt to pervert the human bloodline and prevent the birth of the coming Messiah. Noon pa lang po eh, ginawa na ng demonyo ang kanyang magagawa just to stop yung birth ni Jesus Christ. But in the end, no, kung ano po yung gusto ng Panginoon mangyari, it shall be done sa ating buhay. Nagkaroon po na naisilang po ang ating Panginoon sa
sa biyaya ng ating Diyos. Hallelujah. In the same manner, ganun din pong ginagawa ng ating kaaway. If you just open up your eyes, nililito niya ang mga tao. It's just a simple fact that believing in the Lord, yun lang ang kailangan natin. Receiving Him as our Lord and personal Savior, wala nang problema. Pat ang dami pang dinadaanan ng tao. Why? Because the same power works in this generation. Magaling yata ang gentle dyan. The schemes. Hallelujah. Genesis 5:6-5. Then the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Hallelujah, hindi po ako nagsabi in the book of Genesis. Kaya niyo po ginunaw ang mundo dahil sobra-sobra na ang nakikita ng Diyos. Hallelujah. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all the flesh corrupted their way on the earth. Hallelujah. Kaya po, binigyan na po ng Lord ng hatol ang mundo. Sabi dyan, God's solution is to destroy mankind. Meron bang question doon pag gustong gunawin ng Diyos ang mundo? No. He has all the right. Bakit? Siya yung creator. Kung anong gusto niya ay magaganap. Hindi pa ba sapat ang 120 days na palugit? Hallelujah, creator ka, ikaw gumawa. Nag-antay ko pa ng 120 years para maligtas sila. Hindi pa rin maayos. Hallelujah. Since the time na na-receive natin o narinig natin ang word of God, until now, it's the same word of God that was preached. Hallelujah, same word of God that is preached. Makikita natin all around. Meron ka ng TV, meron ka ng Facebook, may mga word of God na nag-input doon. Kaya wala tayong kawala for the time of judgment. If we will not receive the Son, the very Son of God, Jesus Christ, hallelujah, may kalalagyan po tayo, but blessed are we that comes in the name of the Lord. Hallelujah. Secured ba tayo? Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Pag may mga ganitong preaching, you will have that burden in your heart to do the same. Kung ano pong ginawa ni Noah. Magbibigay sa iyo ng alertness na, oh, paano yung tatay ko? Oh, paano yung nanay ko? Oh, paano yung kapatid ko? Oh, paano yung kaopisina ko? Kung alam na natin, pag wala silang Kristo sa kanilang buhay, sila rin po ang ma-judge. Anong ginagawa natin bilang mga Kristiyano? Tayong inaasahan ng Lord, when we receive Jesus as a Lord and personal Savior, we only not receive the eternal life, but we receive the task. Sinabi mo sa Panginoon, sige Panginoon, send me. Ako yun. Hallelujah. Kaya kailangan may bunga. Kailangan madala natin sila sa Panginoon. Amen? Makakaasa bang Diyos doon? Amen. O yan, Lord, narinig mo po ang kanilang amen. Genesis 6. Sabi dyan, so the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, creeping things, bird in the air, for I am sorry that I have made them. God has all the rights to do that. Wala po tayong argument pagdating doon. The Bible tells us that one man among all men in the earth ay may nakita pa rin righteous ang ating Panginoon, and that was Noah. Dito ba sa lugar na ito, masasabi ng Lord, oh, I have found all of them are righteous sa barkadahan kay Kristo. Amen. 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 Yung amen, sabihin natin sa Lord. 1, 2, 3. Amen. Yun, hallelujah. No? God found us righteous. That's why you are here tonight. Genesis 6:9. This is the genealogy of Noah. Noah was just man. Just like who? Perfect, no? Ang pagkasulat dyan, in the sight of God with you, when you have Christ in you, ang nakikita ng Ama, hindi ikaw, kundi nakikita niya si Kristo na tinanggap mo. So that the Father will say, oh, He is perfect in my sight. Because He is not seeing you, but He is seeing His very Son in you. Hallelujah! Kaya huwag po tayong umalis sa ating Panginoong Jesus. Perfect in His generation. And Noah walked with God. Yun ang kagandahan. Lumakad siya nakasama ang Diyos. Amen ba doon? Tayo ay lalakad nakasama ang Diyos. Amen? Amen. Amen. You see, the ark Noah built was a real boat and its place of sanctuary, place of refuge,
place of shelter. And the ark serves as a great picture of Jesus Christ. Lahat po in the Old Testament ay halos, it's a picture of Jesus Christ. Ang tabernacle is one of the picture of Jesus Christ, as well as the Ark of the Covenant is another picture of Jesus Christ for salvation. Sabi po sa 1 Peter, they had disobeyed God while Noah was building the boat, but God had been patient with them. 8 people went into the boat and were brought safely through the flood. Ang kanya pong comparison to those floods of water were like baptism that now saves you. But baptism is more than just washing your body. It means turning to God with a clear conscience because Jesus Christ was raised from the dead. Those who are inside the ark, they are all safe. They are all secured. When one person received Christ as his Lord and personal Savior, ganun din ang nangyayari sa kanya. Meron din siyang safety. Meron din siyang security. Hallelujah, ano man ang dumating na bagyo, trial sa buhay, secured na po ang future mo pag nasa Panginoon ka. Hallelujah! Sabi dyan, lahat ng pumunta doon sa ark, makikita natin during the flood, safe po yung walo. And those who did not receive Christ as their Lord and personal Savior, and those who did not believe to the words of the Father na i-flood nga yung earth, makikita po natin, namatay po sila lahat. In the same manner, those who come to Jesus Christ, sino po yung pumunta sa ating Panginoon? Hallelujah! Lahat tayo na tumanggap kay Kristo. Nasa safe place po tayo, nasa safe sanctuary tayo, nasa safe shelter tayo, nasa safe po ang ating pong kalagayan because we are in the very presence of God. Kayo na sumasamba sa ating Panginoon ay meron na pong magandang kalagayan sa ating Diyos. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sige, mamaya sabihin nyo sa akin kung sino yan ang nasa sahig. Bibigyan mo kayo ng prize. Okay, ha? Let us study the ark and compare it with Jesus Christ. Una, ay yung material na ginamit. Sabi dyan, Noah's ark claimed to be found by Hong Kong and Turkish group. Ito pong siya of isang official, si Murat Guven, show a wood specimen. Dating back, matake mo, 4,800 years back. Ganun, katindi yung kawi na ginamit. Hallelujah, dapat ngayon wala na to, dissolve na to, di ba? Pero hindi, pag ang Diyos ang nagsabi, etong kahoy ang gagamitin, for sure, kahit ganong katagal, makikita natin, hindi nasisira pa talaga, hallelujah. Substance, gopher wood, yan po yung Hebrew term ng kahoy na ginamit sa ark na binilt po ni Noah. At ang mga theologians, no, they come up with that word sa English term, cypress. No, eto na po yung kahoy na ginamit. Kaya po sa mga new translation na makikita ninyo, instead of gopher wood, makikita niyo yung cypress word. No, it's the same material na ginamit po in building the ark. Almost indestructible, durable, hindi po nararatin yung ganyang klaseng kahoy. This wood pictures the humanity ng ating Panginoon. Just as those trees had to be cut down ng ating Lord, Diyos na nagkatawang tao. And he was cut down, bruised, no, insulted, ano, padinuraan, just for you and me. Hallelujah! Ganun po ang ginawa sa ating Panginoon, just like the wood na pinagamit ng ating Panginoon, chinap dun sa forest nila, lumat ang kanyang mga anak. In the same manner, ganun din ating Panginoon. Just to have a shelter, just to have a place of refuge. Ang Diyos na Diyos ng mga hari, no? Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, bumaba sa lupa at naging tao. Anong quality ng tao? To be compared, no? As human. Wala, walang value ang tao, makasalanan ng tao, but yet ginawa ng Panginoon for us to have that safe place. Hallelujah. Sabi sa Isaiah, he suffered and endured great pain for us. But we thought his suffering was punishment from God. He was wounded, crushed because of our sins. By taking our punishment, he made us completely well. All of us were like sheep that had wandered off. We had each gone our own way, but the Lord gave him punishment na sana tayo ang mag-deserve ng lahat ng yun. Hallelujah! Para siyang kahoy na ginawa dun sa ark.
ang Diyos ay nagtamo ng napakalupit ng mga hagupit para lang tayo maligtas. Security. After the ark was built, this was covered with pitch or alkitran. No? Alam niyo ba yung alkitran? No? Sa time nila, yung dagta ng mga puno ng kahoy mixed with the substance para yung mga joints ng mga kahoy ay matakpan because wood alone cannot sustain the water. So ang Diyos ay matalino, kailangan lagyan niya ng pitch. In the same manner, this is the very blood ng ating Panginoon. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Hallelujah! For the ark to have protection, there must be pitch. At tinatawag nito ay atonement of the blood of Jesus Christ. Kung wala ang dugo ni Kristo, wala po kalinisan ng ating pong mga kasalanan. Hallelujah! Makita po natin yung picture, parang ano lang po siya, a story ng mga kabataan. But if we try to study it deeply, we will see the sense ng picture na ito sa ating pong mga buhay. Genesis 6:14, make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Pitch, a black, dark, viscous substance obtained as residue in the distillation of organic materials and physical tars. Yung mga dagta na pinaghalo-halo. No? Meaning, to cover, smear, or treat with or if with pitch. Kailangan ng cover ng Ark of the Covenant. Kailangan in and out niya will be covered by pitch. In the same manner, in and out ng iyong buhay must be covered by the very blood ng ating Panginoon. Hallelujah! That's why we have Christ at the cross of Calvary. Died in your behalf, in my behalf. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Literally means covering. The wood alone could not keep the water out. There had to be covering. The word atonement brings to my mind ang shedding ng blood ng ating Panginoon. Leviticus 17:11, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Hallelujah. In the same manner, ang dugo na tumaga sa ating Panginoong Jesus ay naging way out po yun ng panglinisan po tayo. Hallelujah. At hindi lang po tayo lininis outside, but inside of us was also cleansed by the blood of Christ. Mabuti bang Panginoon? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. It is not the humanity or the life of Jesus that saves. It is His death and the shedding of His blood. He did not come to set an example for us to do the same. Tapos na po ang ginawa ng ating Panginoon. Once and for all, He died for our sins. Sabi sa Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life for a ransom of many. Until now, the same words, come to me, ang sabi ng Panginoon. Kung gusto niyo ng refuge, kung gusto niyo ng buhay na kasiyasiya, kung gusto niyo ng buhay na payapa, hallelujah, ang Diyos ang dapat natin puntahan. Hallelujah, that is the safest place. This is the blood that seals us and keeps us safe from the wrath of God. Romans 5:9, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Meron pong tinatawag nating judgment. Kahit ilag-ilagar po natin, there is a judgment. But to those who have the very blood of Jesus Christ, hallelujah, you are safe. Hallelujah. Amen ba doon? Makikita mo yan sa bunga ng buhay mo. Pag namumunga ka, indeed, you have it. But kung hindi, sorry to say, you haven't received Christ as your Lord and personal Savior. The ark was 450 long, 75 wide, 45 high. It could contain 3 million, just enough para sa community nila Noah. Matakin mo, nag-build ang Lord, sakto. Kung sila ay tumanggap sa Panginoon, no? Pagpasok nila sa loob, kasyang-kasya po sila. Ganun kalaki po yung ark na pinagawa ng ating Panginoon. It was plenty, big enough to hold all who would desire to enter. This picture of the sufficient sea of Jesus, He is able to save all who will come to Him. The same manner, ganun din po ang ating Panginoon. Hallelujah, kung lahat ng tao na kanyang pong nilikha ay tatanggap sa kanya bilang Diyos at tagapaglikha, ang langit, ang paradise na nakaabang, no, ay maluwag at maluwag pa.
para sa atin. Hallelujah! Ganun po pag gumawa ang ating Panginoon. Plenty of rooms para po sa kanyang mga anak, to those who will receive. Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Mabuti ang ating Diyos. There is room at His cross for you. Kaya pag medyo duda ka pa sa sarili mo, ako ba'y ligtas o hindi? No, this is the time to realize, mga kapatid. Kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Shape. Ang sabi dyan, it was a shape like a boat. It would have looked like floating coffin. This speaks to us the fact that Jesus died for us, and when we receive Him, we die to the world. Kailangan siguraduhin natin, pag nireceive natin si Kristo sa puso natin, the things of the world ay hindi na po hinahanap ng flesh natin. And if there is craving ng lust of the flesh, lust of the eyes, kailangan not surrender ourselves before God. Lord, ayoko nito. Hallelujah. Alisin mo po ako sa state na ganito, Panginoon. Hallelujah. For His grace and mercy is abounding. Sabi dyan, pag nasa kay Kristo ka na, pati daw yung desire sa mundo ay namatay din. Hallelujah. Sabi dyan sa Colossians, if then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of the Father. Wala ka ng ibang desire kundi purihin ang ating Panginoon. And if you really love God, kahit ano po, ako, makaka-attest po ako dyan, I can testify o paulit-ulit sa aking buhay. Pag meron pong sagabal sa aking paglilingkod, I dare not not to do it. Hallelujah. Offer ng overtime, may Sunday service, no way. Offer ng overtime, merong Bible study, no way. Hallelujah. Kami mag-asawa, no? Nung honeymoon po namin, pagkatapos po ng Baguio, anniversary po namin, pupunta po kami ng Australia, sa Sydney. Pero nung pumunta po kami roon, sinigurado namin na meron pong Bible study o church kami maatinan. Because that is important. Pag nasa Panginoon ka, hindi dapat yun nawawala. Dapat kasama yun sa plano. Hallelujah. Doon po naranasan during Bible study, ano pala yun, talagang special event ng aming buhay. No? Pinaalam ng pastor na anniversary namin, kaya naganda sila, may mga cake. Wow, ang sarap sa loob po ng Bible study. Pag tunay ka na lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, kasama sa plano mo yan kahit saan ka pumunta. Hallelujah. Pag pumunta ka ng Pilipinas, ang nasa isip ko kagad, saan tayo mag-church doon? Kailangan na sa plano yan. Hallelujah. Pupunta tayo doon, kailangan hindi sagabal. Kung sa sagabal, and then you say you love God, ano yun? It's a big question in my heart. Hallelujah. Kayo na rin po ang makakapagsagot dyan sa tanong na yun. It's structure, sabi dyan. You shall make a window for the ark, and you shall finish it to a cubit from above, and set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third. Parang 380, no? May lower deck, second deck, and third deck. Hallelujah. And sabi dyan, the ark had one door and one window and the three stories. These elements are a picture of salvation. The one door was set low so that all could enter. Ang ating Panginoon, anong sabi? Hallelujah. I am the door. If anyone enters me, he will be saved, and I will go in and out and find pasture. Isang pintuan. Just like yung tabernacle. Ang tabernacle na pinabuild ng Lord kay Moses, one door din po. Ang Panginoon is the only door na ating mapupuntahan. It's like a picture of Jesus Christ. Wala ka ng ibang pintuan na mapupuntahan. But there is only one way. And that is Jesus Christ. And there is no other way. Hallelujah! The window was high so that all would have to look up. Sabi sa Colossians, set your mind on things above, not on things on the earth. Dahil lahat po ng bagay sa mundo ito ay malulusaw. Hallelujah! Kaya ang ating pagigihan, bukod sa pag-overtime, bukod sa pag-iipon, bukod sa pagpaplano ng pamilya, pagigihan po natin ang gawain sa ating Panginoon. Hallelujah!
Sinasabi ko lang po sa inyo, dati, nakita niyo yung picture doon, kailangan natin ng 1,500 na damit para sa mga pastor. Nung nire-review ko yung 2013 na mission natin, ako rin po ay medyo, mayroon din tinatawag nating kinabahan dahil ang dami kong offer sa mga pastors. And I would need 1,500 clothes para sa mga pastor. Instant po. Hallelujah. Sinagot tayo ng Panginoon. He used Salvation Army. Binigyan tayo ng Salvation Army ng 2,470 clothes. Brand new. For the pastor. Hallelujah. This is the time to pray. This is the time to be united. This is the time na ipanalangin natin yung iglesia ng Panginoon, ang mga pastor, ang ating pong gawain, ang ating misyon. Hindi na to panahon na kung saan tatakbo pa. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, nakikita mo yung puso ko. Hallelujah. Sabi nga ni Tito Carlos, ganyan yata, pastor, ang puso ng pastor, laging nasasaktan. Hallelujah. Kung ako lang pakilit Panginoon ang pupwede, no? Pwede mag-resign. Hallelujah. Kaso lang ang pag-ibig mo sa Diyos. How about the people? How about the pastors? How about the plan? Hallelujah. Darating ka, Panginoon, gusto ko magandang ipipresent ko sa iyo. Hallelujah. Gusto ko magandang ihahain ko, Panginoon, sa iyo pagdating mo. Kaya hindi po ako kinakabahan mag-preach dito. I would like to tell you, mas gusto ko pang ganito karami, pero ligtas. Kesa nag-uumapaw tayo, kalahati hindi ligtas. Hallelujah. That's my heart. Hallelujah. Hindi ako natataka mag-preach, nasasaktan kayo, no? Mag-preach ako, ayaw nyo ng preaching. This is the Word of God. Hallelujah. And the Word of God, kailangan mas come to pass sa ating buhay, mas materialize sa ating buhay. Because this is the last days, mga kapatid. Hindi na ito pawardi-warding buhay. Ito yung buhay na makikita natin malapit na dumating ang Panginoon. Pag dumating ang Panginoon, kasama ba tayo? Hallelujah. Iyon ang siguraduhin natin na kasama tayo sa pagdating ng ating Panginoon. The three stories reminds us that salvation is at work. Father, Son, and the Holy Spirit. Lower, middle deck, and the upper deck. It is also reminds us that the person is saved. The whole person, body, soul, and spirit is also change. Ganun kabuti po ang ating Panginoon. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed, and behold, all things becomes new. Evidently po to, once we receive Christ, kailangan meron pong pagbabago. Kahit ikaw na sarili mo, makikita mo, you can notice that nagbago ka. Oh, dati hindi ko naman ginagawa ito. Pag yun, naalala ko na siya sa panalangin. Oh, dati hindi ko... No, there is a change in life pag nasa kay Kristo tayo. So, tinan, sabi dyan sa Genesis 6:21, and you shall take yourselves all the food that is eaten, and you shall gather it to yourself, and it shall be food for you and for them. Pinasakay po sila sa ark na hindi po sila pinabayaan. Hallelujah. May mga gulay doon. No? May itlog doon. May gatas doon. Hallelujah. Siguro nung lumabas si Noah, nag-gain weight pa eh. Hallelujah. Wala ka nang alalahanin pa. If you are in the presence of God, just like in the book of, nasa Genesis, in the Garden of Eden, bago nilagay ang tao, meron ng ilog, meron ng isda, meron ng halaman, may puno, may bunga. Bago sila nilagay, good life ang binigay sa kanila ng Panginoon. The same manner, kahit sa loob ng ark. If we are in the presence of God, we are secured. Our very future is secured. Hallelujah. Magsarama ng mga kumpanya, hindi sarado kumpanya ng Diyos. Hallelujah. Wala namang mapapasahod ang kumpanya sa atin. Kaya tayong pasahurin ng Lord. Mag-withdraw ka lang sa ATM ng faith, may lalabas na pera. Hallelujah. Sabi ko nga sa board natin, hallelujah, tayo ay binubuhay ng Lord sa pananampalataya. And the more, no, great things and more things to come. At sponsoring the pastor, no? Nasasahura natin ang mga pastor, 1,500 yun. Hallelujah, $20 a month ang kanilang ma-receive. Malaki ba? Mas malaki doon ang Diyos, maliit lang yun. Hallelujah. Eh kung nagawa nga ng Lord, nag-produce ng clothes eh. Parang 5,000 lang yun na pinakain ng Panginoon. Marami pang leftover.
1,005 lang inihingi natin, 2,470 ang binigay. May mga leftovers. Bakit? Ganun ka-powerful ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! That is great! Now Noah was saved by the ship and he was also satisfied inside the ship. He had everything in the ark that he would need to survive the flood. In Jesus, the believer will find satisfaction ng kanyang kaluluwa. He is the bread to the hungry and water to the thirsty. Those who come to Him will find that He is all that need to be satisfied. Sabi sa John 35, and Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Diba? Kung nasa Panginoon ka na, ano pang hanapin mo? Hallelujah. Kung may Panginoon dito, no? Kung may Panginoon sa iba, no? Ganun din ang Diyos na ating pupuntahan. Hallelujah. But the question of God will be, are you faithful in the ministry that God has given you? Yun lang yun. Hallelujah. It's scheduled. Ito, napakaganda po. Then the ark rested in seventh month. No? Seventh month, nag-rest na po yung ark. And seventh day of the month at Mount Ararat. Napakaganda. Hindi ko alam kung coincidence lang ito, but this is the very word of God yung aking pinag-aaralan. The ark came to rest on the seventh day of the seventh month. Alam niyo ba yung Hebrew calendar? No? Ang kanila pong Rosh Hashanah na tinatawag nating New Year, sometimes ay nagpo-fall September or October. So pag nagbilang ka, New Year, September, October, November, December, January, February, March, April. Ang kanila pong Passover ay sineselebrate every April. So 7 months. At the same time, namatay ang Panginoon as their Passover. Pag ang 17th day, pag binilang mo, 14th day nung namatay ang Panginoon, given 3 days ang Lord. After 3 days, He rose again. It's also 17th day. 7th month and the 7th day, nabuhay ang ating Panginoon. The same time na ang ark ni Noah ay nag-rested sa Mount Ararat. These are all pictures ng ating Panginoon. Hallelujah! Ganun kabuti po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Jesus died as they were offering the Passover for 14 days of the month. He was raised 3 days later, the 17th day of the month. Now the ark rested on the same day Jesus would rise again from the dead. Coincidence ba yun? Hindi. Talagang a picture of Jesus Christ. Stability. Noah's name means rest. When Noah entered the ark, he found rest, safety, salvation. Being in the ark saved his life. Believing the Almighty God saved his soul. Genesis 8:1, sabi dyan, but God remembered Noah. Galing ano? Ba't nakasama pa yon sinulat ng writer? Para mabigyan ng security ang tao. When you are in the presence of God, God always remembers you. Hindi ka nakakalimutan ng ating ano man ang dinadaanan mo, ano man ang problema mo, He always remember us. Hallelujah. Gaya po ni Noah, God remembered him. Hindi lang siya, pati yung nasa loob. Lahat ng nasa loob mo ng ark. The Lord is my rock and my fortress, my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation and my stronghold. Alam niyo po yung mga Hudyo, pag meron pong nagkasala, tsaka nililitis sila, meron po silang tinatawag na shelter place. Doon sa shelter place, makikita mo may horn. No, represent as God, the powerful God. Kaya pupunta sila doon and they will hold up 2 horns and they will cry out sa ating Panginoon. Kaya mababasa nyo dyan, pag may horn, that is the power of God. Ginagawa nila yun. They will hold the horns and they will cry out sa ating Panginoon. And He is the God, the powerful God na nasa piling po natin. He is always in our side. Hallelujah. He is our salvation. He is our stronghold. Sa 1 Corinthians 3:11, sabi niya, for no other foundation can anyone lay them, which is Jesus Christ. Siya po yung ating strong foundation. Hallelujah. Hindi po tayo aasa sa tinatawag na pera kasi nagtumataas ang value ng currency. Ano ang value ni Jesus as is. Hallelujah. Hindi po tayo aasa sa company. Ay, kaya magsara ng kumpanya. No, nandito ako nung SARS time, walang bukas, SAS ko lang. Siguro naranasan nyo nung napauwi kayo, kami hindi kami napauwi. So ibig sabihin, wala pong security pagdating sa company. The only secured place is
in the presence of God. Hallelujah. Do we love God? Amen. Do we love God? Amen. Hallelujah. Ang conclusion po natin. Can you see how the ancient art pictures Jesus? If you can, then please understand this. The wrath of God is about to be poured out in this world. There is only one place where safety and salvation can be found. We do not have an ark, but we have a Savior, and His name is Jesus. He died for our sins on the cross. He rose from the dead, and He is calling you to come to Him for salvation. Mabuti ba ang Diyos? Shall we all rise and shall we pray? Hallelujah.